Magandang dyan, San. This is Subb, and you're watching The Inkling. Mahal naming mga magulang, sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga guidelines sa pagkuha at pagbalik ng self-learning modules ng inyong mga anak bago ang pagbubukas ng klase sa October 5. Isa ng kagawaran ng edukasyon ang Jose P. Laurel Elementary School sa pagpapatuloy ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ng DepEd at ng Division of General Santos City. Upang maliwanagan ka sa proseso o daloy ng aming advocacy plan, narito ang mga alituntunin na dapat nating isaalang-alang. Number 1. Pagkuha ng self-learning modules. Ang bawat grade level ay may kanikanilang schedule, petsa at oras sa pagkuha ng modules. Nangangahulugan na maaari ka lang pumunta sa paaralan sa araw na nakatoka sa inyong baitang. Siguraduhing sumunod sa mga panuntunan ng pagpapatupad ng health protocols. Kabilang dito ang pagsuot ng face mask at face shield bago pumasok sa eskwelahan. Kasama rin dito ang pagpapanatili ng social distancing sa lahat ng pagkakataon. At sa parehong oras, kukunan din kayo ng body temperature. Inaasahang bit-bit ninyo ang kani-kaniyang envelopes na paglalagyan ng modules at iba pang learning materials na itinakda para sa unang linggo lamang. Isulat ang inyong kompletong pangalan sa ating attendance log sheet at iba pang detalye na nakasaad dito para sa ating record purposes at contact tracing. Matapos ang transaksyon, kinakailangang umalis agad at huwag nang manatili sa loob upang makontrol ang bilang ng mga pumapasok. Number 2. Pagsubaybay sa learning activities. Kalakip ng inyong modules ang class program o daloy ng mga gawain sa bawat araw na gabay ninyo sa pagkakasunod-sunod ng mga subjects. Ang mga magulang ay paaalahanan sa mga learning tasks na nakasaad sa bawat module na magmumula sa mga guro. Sa pamamagitan ng text, tawag, chat o ano pa mang uri ng komunikasyon. Kung meron mang tanong, maaaring ipaabot sa guro anumang oras mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Basahing maigi ang mga panuto at ipaunawa sa bata ang mga leksyon sa abot ng inyong makakaya. Paalala, ang mga bata ang magbabasa at sasagot sa anumang nakasaad sa module. Ang mga tagapangalaga at magulang ay magiging gabay lamang sa pagkatuto. Bigyan ng sapat na oras sa mga bata at hayaang makapag-isip ng malaya nang makaunawa. Siguraduhin na sagutan ng mga bata ang lahat ng activities o exercises at huwag kalimutang i-review ang mga ito kung sakasakali. Maaari ring kunan ng litrato ang lahat ng accomplished tasks tulad nito at isend sa guro sa pamamagitan ng FB Messenger o DKI email. Number 3. Assessment and Evaluation. Ang parting ito ay nakaatang nagawain para sa mga guro. Ang mga modules at activity worksheets ay iwawasto at bibigyan ng kaukulang marka. Makakatanggap ng feedback ang mga magulang at mag-aaral sa bawat linggo matapos ang pagwawasto. Ito ay naglalaman ng suhestyon o rekomendasyon upang lalo pang mapaunlad ang pagkatuto. At ang pinakamahalaga sa lahat, magkakaroon din ang mga magulang at mag-aaral ng printed quarterly report card. Number 4. Pagbalik ng self-learning modules. Gaya ng pagkuha, ipapatupad din ang nakasanayang health protocol sa pagbalik ng self-learning modules sa lahat ng pagkakataon. Sumunod din sa schedule na itinakda ng paaralan. Sa parehong araw ay kukunin din ang module para sa ikalawang linggo. And the cycle continues. At upang maisakatuparan ang lahat ng nabanggit, hinihikayat ang mag-aaral, magulang, guro, paaralan at lahat ng stakeholders na magtulungan ng naaayon at may dedikasyon. Makipag-ugnayan sa guro at paaralan para sa karagdagang impormasyon. Maraming salamat po. Malalampasan natin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. This too shall pass.